Hello, it's again for our video devotion, and our verse is from Malachi chapter 3 verse 2 to 3, and ang title ng ating devotion is Refiner's Fire. So basahin natin. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na yon? Sino ang makakaharap kapag napakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Sa English, but who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. And I, from Book of Psalms, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Yan, sinama ko na po yun. So meron po akong apat na keywords dito na nais kong matandaan ng bawat isa, na ito rin yung tumatak sa akin at sinishare ko lang. Una, purify. Number two, refine. Number three, clean heart. And number four, right spirit. So, dito sa ating binasa, kinumpara tayo sa silver and gold na pinupurify. So, bakit kailangan i-purify? Kasi ang gusto ng Panginoon, eh, kasi ang Panginoon perfect eh. Ang Panginoon, ano siya eh, pure. So tayo, bilang mga anak niya, bilang created in His own image and likeness, gusto niya, pagdating ng panahon na magkasama na natin siya, harap tayo sa Kanya, eh, pure din tayo. So bakit kailangan ng purification? Because mula nang pinanganak tayo, no, because of the sin, no, because of kasalanan, may halo na ang ating pagkatao. Hindi pure, hindi pagkatao na katulad ng ating Diyos. Ang Diyos kasi walang kasalanan, pero tayo ipinanganak na merong sinful nature. So yung nature natin merong halo, no, halong kasalanan. So ano-ano yung mga kasalanan na yan? Iba't iba. So isipin na natin, no? Alam naman natin yan. Pero sa ngayon, sige, specify ko. Maraming tao ngayon, hindi nila alam na kasalanan pala. Unang-una dyan, live-in. Yung pagsasama ng walang basbas ng Panginoon. Pagsasama na hindi kalooban ng Panginoon, na against sa... Kasi ang tanggap ng society, eh, hindi ibig sabihin tanggap din ng Panginoon. Ang napaka-importante, yung Panginoon, yung standard ng Panginoon. So ano pa? Yung pagsasama ng, usually ang kasalanan talaga more of relationships, eh, kung mapapansin natin. Yung kasalanan ng pag-aasawa between man and man, woman and woman. Ayon sa Bible, eh, hindi naman, wala sa Bible yun. Hindi niloob ng Panginoon. So, marami pang kasalanan na dapat malaman natin and malalaman natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. So, ilan lang yun, no? So, in-specify ko lang kasi marami ngayon namumulat na tayo sa media na kung saan unti-unti kino-condition ng mind, lalo ng mga kabataan, na acceptable na yun. Lalo na sa Netflix. No, napapanood ko sa net kasi nanonood din po ako ng Netflix, tinitingnan ko rin kapag na gusto ko ng libangan, nanonood din ako. Tapos lahat ng mga ano, eh, paminsan-minsan lang, ano, hindi naman ako addict dun, pero may mga times na actually madalas yung with regards to relationship, isisingit at isisingit talaga nila yung wrong relationship. So, bakit importante itong mensahe na to? Yung purification process. So, ipinupurify natin, dapat sinasala natin ng tama at mali. At ang standard natin lang ay ang Biblia, ang salita ng Diyos.
So sa purification process, eh andun yung pagsasala, no? Pagsasala na inaalis lahat ng magiging sagabal para makapiling natin ang Panginoon, lahat ng sagabal para ma-recognize natin ang presence ng Panginoon. Ano yung mga sabagabal na yan? Yung mga sobrang business sa mundo, idolatry, basta maraming klase. No, mahirap na maubos ang oras natin. And next, yung word natin na gusto kong pag-aralan natin, yung refining. Refine. So, once na na-purify ka, di ba, yung silver and gold, nahiwalay na yung gold sa lupa, sa bato, nahiwalay na yung silver sa lupa, yung mga hindi kailangan, rinirefine pa yun. Pinapakinis pa, inaayos pa, di ba, na in such a way na na yung gold bar, di ba, makinis yung silver, na kasi kung hindi yun, kung hindi refined yun, eh magaspang, mababa yung karat, di ba, yung mga karat, 24 karat gold, ibig sabihin pure na purified, refined na refined. Tas ano yung ginagamit ng fire? So yung fire, pag fire mainit. So tayo kapag dumarating sa mga panahon na, kasi pag fire masakit yan, di ba? So, pag dumarating yung time na after ng purification, andun yung refining na masakit, na talagang feeling natin hindi natin kaya kasi gusto ng Panginoon dalisay tayo. Ayon nga sa Tagalog version, dinadalisay tayo. Gusto niya na yung perfect. Gusto ng Panginoon talaga perfect. At ang Panginoon na nagbibigay ng perfection sa atin, hindi tayo yung pine-perfect natin. So kung dumaranas man tayo sa hirap, eh that is the refining process of our God, of our Lord. And after nan, diyan papasok yung malinis na puso. Kasabi nga ni David, create in me a clean heart. So paano tayo magkakaroon ng malinis na puso? Sa pamamagitan ng refining and purification process. So, malinis na puso, bakit napaka-importante? Kasi ang malinis na puso lang naman talaga makakakita ng Diyos, ng Panginoon. Kasi kapag hindi malinis ang puso mo, lahat ng kilos ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo makikita. Blessing na magrereklamo ka pa kasi hindi malinis ang puso mo. Meron ng taong pinadala ang Panginoon sa'yo, natutulong, dahil hindi malinis ang puso mo, pag-iisipan mo ng mga sama. Ano yun? Sasabihin mo, oh, kaya lang naman yan ako tinutulungan, may kailangan yan. Kaya lang naman ako tinutulungan yan kasi may ulterior motive yan. Kaya lang naman yan pinagpapala. Kaya lang naman yan may blessing. Eh, kasi, basta palaging may duda, palaging bitter. Kaya lang naman yung may blessing kasi si ganito. Palaging ganun. Bitter. Kung hindi malinis ang ating puso, hindi natin makikita kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. And kapag malinis ang ating puso, ibig sabihin meron tayong tamang espiritu. At magkakaroon lang naman tayo ng tamang espiritu kapag meron tayong Kristo sa ating puso. At kapag meron tayo Kristo sa ating puso, andyan yung refining, purification process. Hindi ia-allow ng Panginoon na gagawa tayo ng mali. No? Kapag meron tayong Kristo sa ating puso, dyan mag-uumpisa yung sinasabi nating magmula nung nakilala kong Panginoon, naganda malas-malas ang buhay natin, buhay ko. Pero sa atin lang yun, kala nating malas. Pero purification and refining process pala yun. Na at the end, pagdating ng dulo na yan na inaakala nating malas, na inaakala natin na nawala lahat sa buhay natin, eh yung pala merong magandang ipapalit ang Panginoon sa atin. At sa ating binasa, balik tayo sa ating binasa. Bakit gusto ng Panginoon ng dalisay? No, dalisay. Dahil gusto niya na maging karapat-dapat tayo bilang handog. Kasi, di ba, yung sa Romans 12:1-2, na tayo mismo living sacrifice. So, kung tayo ay merong dalisay na puso, dalisay na pagkatao, eh, ano rin tayo? Karapat-dapat, righteous offering
sa ating Panginoon. So yun, napaka-importante. Gusto ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya na may malinis na pagkatao at spirito. Dalisay, katulad ng ginto at pilak. So yun lang ang ating devotion, no, refiner's fire. No, kung dumaranas man tayo ng fire sa ating buhay na talaga na sakit na tayo, huwag ka mag-alala. God is in control. Nakikita niya lahat yan at gusto lang niya tayong ayusin ang ating pagkatao dahil gusto niya na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. So yun lang. God bless everyone and I hope na unawaan natin ang ating devotion for today. God bless.